From the town of the happy faces and the home of the famous Pandan Festival, I am Janice Anthony Gonzalez, a proud Mapandanian, and welcome to my town! Here are 25 facts about me. So nakuha ang pangalan kong Janus because of my birth month na January. Isa siyang Roman god which has two faces, facing the old and facing the new. Ang Anthony naman ay nakuha sa pangalan ng aking father na si Antonio, which means the priceless one. Fact number 2, I was born on January 19, 1983 and I am already 38 years old. Yay! Akala nyo, Capri, ano? Kasi my zodiac sign is Capricorn, char. Anyway, ang Capricorn ay ambitious, organized, practical, and goal-oriented. Kaya sinasabi nga nila na lahat ng mga Capricorn are ready to give up a lot in order to achieve my goal. So second ako sa apat na magkakapatid. Ang panganay namin is Joshua, na married na and based in London. Ang sumunod naman sa akin is Elton John. He's also married, based in Dubai, and he has two kids. And ang bunso namin is Lisa Jill Alea. May dalawang kids na rin siya. Siya yung kasama ko ngayon dito sa bahay. My father is Antonio Borja Gonzalez, na mas kilala bilang Ayaw, and he was a former barangay kagawad ng Poblacion. My mother naman is Elena Mercado Gonzalez, a former principal of Piazza Elementary School, and unfortunately, she recently died of COVID-19. It was a severe illness na talagang na-struck ang buong family. It was very traumatic, napakalungkot na yugto ng buhay namin at ng aking pamilya. But you know, life must go on. We should always fight until the end and live life to the fullest. Kilalanin naman natin ang angkan ng aking mga magulang. So let's start with the mother's side. Ang real na parents ni Mama is si Demetria Metring Gatwin Soriano at si Enrique Iking Colliao Fernandez. Na inampon naman ni Carmen Aquino Gatwin at Prudencio Rivera Mercado. Sa father's side naman, ang aking lolo ay si Eduardo Ballesteros Gonzalez at ang aking lola ay si Josefa Gutierrez Borja. Fact number 7. Ito naman yung mga schools na pinanggalingan ko. So preschool, dito ako nag-aaral. Dito naman ako nag grade 1 and grade 2 before nung Lindol. Then right after that, grade 3 hanggang first year high school, dito naman ako nag-aaral. Then sumunod, second year, lumipat ako ng isang taon sa school na to. After that, gumraduate na ako sa Cherish Moment School. Then right after that, sa college naman ako, napakarami ng universities ang pinanggalingan ko. Eto silang lahat! Mahilig akong manood ng Netflix. Katunayan dyan, dalawa sa paborito kong series ay ang Squid Game and of course, Alice in Borderland. Paborito ko rin manood ng YouTube videos. Dahil favorite ko si Ms. Regine Velasquez, lagi akong nanonood ng mga pirit songs and videos niya sa YouTube. Regine! Woo! Regine! Regine! Woo! Another fact is that naging miyembro rin ako ng iba-ibang banda. Isa na dyan ang Voiceover Band noong 2004 at Les 5 Band noong 2010. You have no right ask me how I feel. Actually, malaki ang naitulong nito sa akin nung ako ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Fact number 11. Naging member din ako ng Mindworks Productions, kung saan naging pageant trainer ako, technical director, and stage designer. Napakaraming bagay ang natutunan ko dito na na-apply ko sa iba-ibang parte ng buhay ko. 4 years ako nag-stay sa Manila, kung saan nag-aaral ako sa CEU.
At para matustusan ang aking pag-aaral, I worked in different BPO companies tulad ng Sykes and Sipel. Doon ko natutunan mag-English-English ng slide. And of course, doon din ako nakahanap ng maraming katropa. At dahil nga sa kahiligan ko sa musika, sumali ako ng choir, sumali ako ng glee club, sumali ako ng banda, sumali ako ng iba-ibang grupo para mahasa ang aking hilig sa musika. At dahil dyan, natutunan ko rin mag-compose ng mga original songs. Kaya, as of now, ganito na rin karami ang na-compose natin na ginagamit sa mga festivals at mga pageant sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Here's another fact na talagang malapit sa aking puso dahil ito ang kinoconsider kong baby ko talaga. So I established Janus Party Works noong 2012. Nakalaunan ay naging Janus Events and Designs. Napakarami na rin mga bagay ang natutunan ko dito na talagang tumulong sa akin at sa aking pamilya. Here is another fun fact na alam kong makaka-relate ang lahat. Dahil simula nung pandemic, pumina ang events namin sa Janus Events and Designs, kung kaya isa rin ako sa mga tinatawag nilang online sellers. Isa na dyan ang Skin Reborn, ang Glutas Lean, na talagang pinaghirapan ko at ginawan ko ng paraan para lang makasurvive ngayong pandemic. At dahil nga pinag-uusapan natin ang online selling, isa na tumatak talaga sa akin ay nung ginawa ko ang O-Part Delivery Services. Proud tayo dahil nagsimula dito sa Mapandan kasama ang aking mga kaibigan at nagkaroon kami ng 5 branches sa buong Pangasinan. Fact number 17. Speaking of Mapandan at dahil nga rin sa kahiligan ko sa arts and music, naisipan kong tulungan ang kapwa Mapandinians, especially the youth, upang hasain at i-discover ang kanilang talento. At dahil dyan, binuo namin ang Mapandan Talent Circle. At dahil nga sikat ang Mapandan dahil sa Pandan Festival, syempre hindi tayo papahuli. Nasubukan ko rin magturo ng street dancing sa Barangay Acerda, Santa Maria, and Baloling mga around year 2003. Basta, nagturo ako nun. Number 19. Dahil nga sa kahiligan ko sa pageants nung bata pa ako, syempre natutunan ko ang lahat sa Mindworks Productions kung paano gumawa ng iba-ibang pageants. And very proud ako to say that Miss Mapandan 2019 ay isang produkto din namin at ng whole team ng Magaya o Mapandan K Association. Fact number 20. Kahit hindi natupad ang pangarap kong maging isang beauty queen at artista, charot! Nagbigyan naman ako ng chance para makapag-style sa iba-ibang celebrities tulad ni Vic Soto, Pauline Luna, Charo Santos, Patrick Garcia, Tony Gonzaga, Paulo Contis at marami pang iba. Ang experience na ito ay napaka-humbling para sa akin dahil doon ko nalaman na kahit gaano pala kataas ang tingin ng isang tao sa mga artista, very humble pa rin sila and down to earth pag nakausap mo ng personal. 1, 2, 3, go! Slightly weathered and slightly worn, my hands fit together right to us through the storm. Orgypa! Akala nyo kailang magaling mag-TikTok? Syempre ako, isa rin akong TikTokerist at ito ang aking mga videos sa TikTok. Fact number 22. Isa sa mga pinaka-exciting na nangyari sa buhay ko recently ay nung naging judge ako ng Glutas Limit to Win It, kung saan nagkaroon ako ng iba-ibang karakter na pinoportray. Nakakatuwa dahil buong Pilipinas nakapanood nito and it's really a once-in-a-lifetime experience. Alright! Fact number 23. Year 2013, natupad ang isa sa mga malalaking pangarap ko at yan ay maging isang mall decorator. Bata pa lang kasi ako, mahilig na ako makakita ng mga Christmas decorations at laking saya ang dulot nito sa akin. Kaya naman, dahil sa sipag, sa tiyaga at dahil sa aking ganda, tarot, ay natupad ang pangarap na yon at ngayon isa na akong mall decorator ng Robinson's Place. Fact number 24. Alam
nyo guys, ang dami kong swerte na na-receive sa buhay ko. Dahil dyan sa isang napaka-importante at napakahalaga sa aking puso, ang pagiging deboto ng Our Lady of Manawag. Kaya taon-taon, meron tayong ginagawang mga bagay upang lalo tayong magpasalamat sa kanya. Fact number 25. Actually, medyo hesitant akong pag-usapan ang part ng buhay ko na ito. Pero I think this is what best defines me. Ito yung pagtulong sa kapwa na matagal ko na rin ginagawa. Especially nitong pandemic, tayo ay nag-ikot sa mga checkpoints upang magbigay ng pagkain at syempre kinausap natin sila kung ano ang kinalalagyan nila at kung ano-ano pang bagay na alam kong makakatulong sa ating society. So, those are the 25 facts about me and sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito at mas lalo nyo akong nakilala kung sino nga ba si Janice Anthony Gonzalez. Ayan, sa ating next video, makikilala natin at matutuklasan natin kung ano nga ba ang mapandan at gaano kaganda ang aking bayan. All